Magandang araw ho sa inyong lahat. At ikinalulungkot ho namin at hindi ho makakadalo ang aking daddy na si Senator Carazo ngayon. Ngunit siya ho ay naniniwala sa adhikain ng Smile Foundation para ho itaguyod ang ating mga kabataan. At gaya ho ng Smile Foundation ay naniniwala din ho siya na ang ating mga kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. Sa mahigit 3 taon niyang paninilbihan bilang senador, ay nakapagpasa po siya ng 2 panukala na siyang pumoprotekta para sa ating karapatang pambata. Kaya lahat po nang ibinibintang sa aking ama ay walang katotohanan. At hinihiling po namin ang inyong patuloy na pagsuporta para... Hindi talaga totoo na si Senator Carazo mamatay tao dito. Hindi siya ang rapist. Dahil ang totoong salarin sa lahat ng mga nangyayari ngayon, walang iba kundi ang anak niyang si Dindo Carazo. Una nangyari, tulad sa passion, hindi ka nang ma-rape ng si Hindi. Pagkatapos, mamatay ang ate Irene niyo. Irene! Tapos ngayon, may bago na namang pageant. Ay, Kuya! Talaga naman na kasama si Senator Carazo sa lahat ng events. Pero hindi naman ibig sabihin na siya pumatay. Parang deja vu yung kasong to. Sabi niya, pinatawag siya ni Senator Carazo sa isa sa mga bodyguards niya. At pinapunta siya sa presidential suite niya at pininom siya ng juice. Pagkatapos nun, ang naaalala niya, hinahalik ka na daw siya. At dahil heavily drug siya, hindi daw malinaw yung mukha ng tao. Chuck, naalala ko na si Dindo, siya yung rapist. Dindo Carazo, you're under arrest for the attempted rape kay Lily Pelaez and the murder of Irene Manansala. Walang katotohanan yung sinasabi niya. Meron ako ditong ebidensya na makakapagpatunay si Dindo Carazo ang salarin. Isa itong voice recording na nakuha pa namin sa cellphone ni Irene Manansala. Saan sila? Papi Jack, where are you? Bakit nagkakagulo yung mga tao? Dito muna! Wala magpapagutong! Dito! 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 Dito na! Kanuma! Papi Jack, Ma'am si Lily, anong nangyayari? Mike, ano nangyayari sa lakad nila Lily Jack? Nagkaroon ng konting aberya, sir. Kunti ka na sila mahuli ng mga guards. Pero nakatakas naman sila. Nakuha ba nila yung ebidensya sinasabi nila? Nakausap ko si Lily, sir. Nakuha daw nila ang cellphone ni Irene sa loob ng kwarto ni San Tito. Ang ibig sabihin,
Si Ding Dong nga ang pumatay kay Irene. Mukhang ganun na nga, sir. I turn over na rin nilang invitation sa mga pulis. Sa kasalukuyan, sir. On the way na rin sila sa charity ball para hulihin si Sir Tito. Hindi pa rin ako makapaniwala na si Ding Dong ang pumatay kay Irene. Pero bakit niya gagawin yun? What I mean is, binigay naman namin lahat sa kanya. Magpapaputok! Dito! Dito, anak!